Isinasagawa ang pagdinig ng House Quadruple Committee, patatapusin muna ng DILG bago gumawa ng anumang hakbang sa mga akusasyon ni retired police officer Reina Garma. We have to wait till the full revelations are announced. I think pretty soon there will be corroborative testimonies that will abound. Senator Christopher Bongo, itinanggi ang reward system sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating PCSO chairperson at retired police officer Reina Garma, pinag-aaralang kasuhan ni Senator Bongo kasunod ng mga aligasyon nito. Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng aming legal team. Presidential Anti-Organized Crime Commission na babahala sa pagkakasangkot ng mga Chinese national sa illegal mining operation sa Camarines Norte. Alam mo, ito ay pangalawa na nahuli namin na may kinalaman sa mga guerrilla mining operations sa pinapatakbo ng mga Chinese. No? So medyo nakakabahala po ito sapagkat patuloy kami nakakatanggap ng reports sa mga katulad nito. Senado hiniling na sa korte na padaluhin si KOJC leader Apollo Quiboloy sa October 23 hearing. Paggamit sa intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sisilipin na rin ang House Quadruple Committee. So, kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Reina Garma told us na doon ang galing sa malaking tinubera. Ilang tsuper nakatanggap na ng fuel subsidy ayon sa pasang Mazda, panibagong oil price hike, dagdag pasakit na naman sa mga jeepney driver. Dumating na ang fuel subsidy namin na yan. Pag-check na kami, meron ng mga load. Grupong nasa likod ng pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at Tanawan City Mayor Antonio Halili, iniimbestigahan ng PNP kung iisa lang. The CIDG is now in the process really of retrieving, re-studying and assessing kung asaan-saan ba humantong at anong naging direksyon ng investigation with respect dito sa pagpatay kay Mayor Halili. At not only dito sa case ni Mayor Halili, lahat ng mga sensational cases involving particularly yung mga elected officials na napatay during the time na sinasabi nga na naging ganito yung sistema. Umano'y utak sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. Nahuli na, mastermind at anim na kasabwat, sinampahan na ng reklamong murder. Ayon sa ating yung bisensya kawak, yung 13 million na yun ay ayaw niyang bayaran, no, ng mastermind. And at the same time, yung kasing mag-asawa, sila yung nasa top ng yung tinatawag nating exclusive distributor ng online products, no? At yung ating suspect na mastermind ay engaged din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor. At the same time, mawawala pa rin yung utang. Philippine offshore gaming operators bumuuna ng maliliit na grupo at nagtatago sa residential areas ayon sa National Bureau of Investigation. Yung malalaking pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na pogo na. Senator Ronald Bato de la Rosa maglulunsad ng investigasyon sa War on Drugs. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, malaki ang posibilidad na dumalo. Senator de la Rosa, itinanggi ang umano'y Davao model sa aligasyon sa Quadcom hearing. Sa aking mapagsag, may i-hear natin, mag-hearing tayo para naman ma-counter yung, para naman ma-counter din yung, ma-counter din naman yung kung ano yung mga ginagawa ng Lawyer House ng Quadcom. Ma-check and balance din. Imbestigasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa War on Drugs posibleng maging bias ayon sa Quadcom. Tulong ng Anti-Money Laundering Council, hihingi ng Quadcom kaugnay ng cash reward sa anti-drug war. The thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. So I would think that
he would be more biased than actually balanced in that hearing. Presensya ng Chinese illegal workers sa iba pang mining sites posible ayon sa Department of Environment and Natural Resources. PBBM nais pampalakasin ang regulatory power ng DNR sa mining sector. I believe presence of foreigners is a very great possibility. Yes. Apat na gumagawa ng peking dokumento na huli ng National Bureau of Investigation sa Quiapo, Maynila. NBI nais taasan ang parusa sa pamimeke ng dokumento. Yung NBI clearance na ako na nakapirma ay napermeke. Abogado ni Apollo Kibuloy at 11 iba pa sinampahan ng reklamong sedition ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Initially, ang mga knowledge namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. Imbestigasyon kaugnay sa War on Drugs campaign ng dating Duterte administration dapat na ipaubaya sa korte ayon kay Senator Aimee Marcos. Senator Ontiveros, tiwalang mas mahihikayat ng Senado na humarap sa pagdinig ang mga biktima at survivors ng EJK. Maliwanag dapat na yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayo na sakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serving or otherwise. PNP CIDG, maghahain ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa issue ng extrajudicial killings kung may makakalap na matibay na ebidensya. Titingnan natin kung ano ang sasabihin ng kung saan direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants. 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President ginamit umano para sa pagrenta ng safe houses noong 2022. Mga opisyal ng OVP, ipinasabina na ng House panel dahil sa hindi pa rin pagdalo sa mga pagdinig. Hindi po pa kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? Higit 1,300 mga pulis na may kaanak na tatakbo sa darating na eleksyon, inilipat na sa pwesto ng PNP. This policy po ay matagal na pong ini-implement po ng PNP na every time tayo po ay sa ilalim po sa electoral process po, yung mga pulis po natin na may mga tatakbo pong kaanak ay inaalis po doon sa places of assignment nila or kung saan po natatakbo yung kanilang mga kaanak to preclude any notion na magagamit po yung kanilang pagiging pulis to influence yung dakating po na election po. Vice President Sara Duterte, sinabing ginamit lang siya ng mga Marcos noong 2022 elections. Pamamalakad ng bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binatikos. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Kasi sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May mga madaming mga negative tuon sa listahan. House leaders pinayuhan si Vice President Sara Duterte na itigil ang diversionary tactics at sagutin ang mga alegasyon sa paggamit ng pondo. Well, kung hindi siya magpapaliwanag, eh medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Petisyon para ipadiskwalipika si na dating Pangulong Rodrigo Duterte, House Speaker Martin Romualdez at 3 pa inihain sa COMELEC. Yung pamilya ng Duterte, they are in control of that mayor's position for 33 years in the last 37 years.
and for 23 continuous years na hawak ng pamilya nila, no? So yung sa Las Piñas naman, hawak ng pamilya ni Cynthia Villar ang congressional position na yan since 1998. Hamas leader Yahya Sinwar kumpirmadong napatay sa Gaza ayon sa Israel. Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization who was responsible for the October 7th massacre, is dead.